Pramuka. Yo, what's up, mga busing? Welcome back once again to my YouTube channel. And bago po ang lahat, ako po ay magpasalamat sa lahat ng mga bagong kong subscribers. Ayan, maraming salamat. So, road to 500 na tayo. So, ayan, mga busing, talagang napakasaya ang gagawin natin ngayon kasi ang mangyayari, mga busing, ipaprank ko yung mga kasamahan ko, yung mga kasamahan ko sa bahay. So, ayan, antabayan nyo, mga busing, kasi ang mangyayari, kung kunyari i-interviewin ko sila, mayroon akong mga katanungan sa kanila, pero hindi nila alam na may gagawin akong prank sa kanila. So, ipaprank ko sila. So, ito yun. Nag-download ako ng sound effects na fart para yun ang gagamitin ko para sila ma-prank. So, mga busing, sana ma-prank natin yung mga kasamahan ko. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. But before that, mga busing, please like this video and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos. Salamat po. So, standby, mga busing. Yan, punta tayo sa labas. Prank natin yung isa naming kasama kasi andito na sa labas. Yan, pinaka-target ko. A few moments later. Ayan, so, mga busing, yan, meron tayong ano, meron tayong interview ngayon. So, meron lang tayong mga katanungan na itanong natin sa ating kapatid na si Brother Pat. So, Brother Pat, good evening sa iyo. Meron lang akong katanungan sa iyo. So, magbigay ka ng mga tatlong bagay. So, ano yung mga tatlong bagay na natutunan mo sa panahon ngayon? Okay. Panahon ngayon, quarantine, unang-una, ano yun eh, pag-value sa sarili. Value yung sarili na, kasi tayo dito, lalo't mga OFW, nawawala na yung, ano eh, yung time mo para sa sarili mo. Diba, uwi ka, matutulog ka, pagkagising mo, kakain ka, maliligo ka, papasok ka, magtatrabaho ka. So, yun yung mga nagiging normal routine ng, nung wala pa yung nangyayari ngayon sa atin na lockdown tayo. So dito, ngayon yung value mo sa sarili mo, magkaroon ka ng time na ano yung mga kailangan mong improve sa sarili mo. Ayusin. Mga daily routines mo na hindi mo nagagawa dati na ngayon nagagawa mo na. And then, baka kailangan mo magugas yun. Actually, prank talaga yan. Trick. Pinapatag yun. Ay, pinaprank ko talaga. Yan o. Natain na siya. Brother Julius, magbigay ka ng tatlong bagay na natutunan mo sa panahon ngayon. So, ano yung mga bagay na yun na natutunan mo sa panahon sa ganitong sitwasyon? Sa ganitong sitwasyon na Sir Lito, marami tayong natutunan kasi kailangan natin matuto sa buhay kasi hindi natin alam na may iba pang panahon pala na darating na magiging ganito tapos wala tayo ngayon. Kailangan dapat maghanda tayo sa paghanda natin ng bawat panahon na darating. Wow! So, isa yun sa mga bagay. So, yun yung isa yung natutunan ko. So, pangalawa yun. Anong pangalawa?
Yung pangalawang bagay, so tatlong bagay yun, so kulang pa ng dalawa. Yung pangalawang bagay, ano yung... Tsaka yung pangalawang bagay, kailangan sumutay sa rules dito para naman hindi tayo makadagdag sa mga nahawaan dito, upang makaiwas din tayo. Para nang sa ganun ay magiging maayos ang lahat at magkaparan pa natin ang ating pamilya. At pangatlo naman, dito natin natutunan, natuto tayong manahimik sa bahay, iwas sa gulo, yung gabing depresa na tayo sa gabing may inuman, mag-disco, mag-bar, ganyan. Ngayon ay dito natin naiwasan, natahimik tayo sa bahay, na-realize natin na hindi pala sa lahat ng panahon na nagiging ganun lang. Kailangan din pala natin magiging responsible. Buliaso. Utot-utot mo rin lang, buliaso ka niya. Actually, prank talaga ito. Pina-prank kita. Ano yun eh, kumbaga... Smart prank. Buliaso ka. So, na-prank ka ba doon? Ay, di ko talaga alam na ganun yun. Ow! Ganat. Ayos. Okay. Okay, so... Ayan, so maraming salamat, Brother Julius. Sana na-prank ka doon. Maraming salamat, guys. Di ko talaga alam yun. So, sa atin-atin lang yan, ha. Huwag natin pagsabi kasi actually, maraming pa tayong target dyan sa loob. What up? That's Puso Family, man. Yeah. Welcome to my guest all the way from Nigeria. Yeah, Africa. Yes, Odo Oka. Udoka. Oka. Yes. Sangamunga. Sangamunga. Ramadan Karim. Yeah, Ramadan Karim. So, Brother Odo, what is the three things that you've learned about this situation now? The three things I learned is that we can see the situation on the world now. It's just for we to understand that God owns the earth, no matter anything. God owns the earth. The third one is for we to love each other. Whether you are white, you are black. Whether you come from the America, you come from any part of the world, we are all one God. Human being. Yeah. So we'll learn a lot. Yeah. What's that? What's that? What's that? Many have gone, but we are still living. Yeah, yeah. So no matter the situation, no matter the what's happening here, man. I can hear some sound, but I don't understand. But life goes on. No, ano yung mga tatlong bagay na natutunan mo dito sa panahon ngayon? Ang natutunan? Wala man ng idea, but... Yung mga bagay na natutunan mo, kung paano mo na-handle ang sitwasyon ngayon sa kabila ng krisis na kinakaharap natin? Yun, isang beses kumain isang araw. Ayan, so... Dalawang beses maligo sa... Ay, isang araw pala, dalawa... wala. Kasa dalawang araw, isang beses lang maligo. So kung... Tipid-tipid. Yung about sa moralism, ano yung pinaka magandang nangyayari ngayon sa sitwasyon ngayon sa COVID-19? Sa nangyayari ngayon, talagang nakasip naman pag nasa bahay ka lang, sumusunod ka sa mga rin. Pero kung nasa labas ka, delikado talaga ang buha. Pero, ano?
Isa bulan na ni mo nag bulan niya sa wala utot ni mo. Grabe man yung utot mo. Oh no! Ano ba yan? Sumakitan mo. Nasa ano? Aba? Oh? Ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Ito nga lang ako. Hindi, actually, Brad. Prank talaga ito, Brad. Pinaprank kita eh. Oo, so, ayan. Maraming salamat talaga, Brad. Pasensya na. Kaya nga, di ba, hinirap ko sa ito. Ito sa kanya to. Sa kanya to. Kasi isa sa pinaka-target. Kwang, kwang, kwang. So, maraming salamat. Salamat, Brother. Kaya pala hawak-hawak ko isang cellphone. So, wag mo na rin natin sabihin kasi mayroon pa akong isang target na andyan pa sa loob. Sige, Brother, maraming salamat. Okay, pasensya na sa pag-abala. Bunilias. Na-prank ka ba doon, Brother? Ha? Na-prank ka ba doon? Kala ko ano yung interview mong ano. Salamat, Brother. Tantak. Ano yung tatlong bagay na pwede mong pwede naming malaman galing sa iyo about sa experience mo sa panahon ngayon? Yun, yung unang-una yung mga bagay na hindi natin na-realize na natin na yung mga pagkukulang natin na dapat wow! Yung mga bagay na importante bagay sa iyo lalo na pagkain, ano, alam mo yung hindi ka magsasayang. Yung pangalawa, isa din na yung bonding ba? Bonding din. Lalo sa pamilya, di ba? Lalo na nasa bahay lang din, di ba? So, doon mo may ano din yung bonding ng pamilya or mga magkakasama sa bahay. Yung experience, gano'n. Okay. Kasi laging, di ba, magkakahiwalay. So, No. Grabe yun ah. Ano ba yung Kuya Lito? Kuya Lito! Actually, prank talaga to. Sabi na nga eh. Wow! Ano, si Sister Jojie nga pala, mga busing. Yan, kawa-kawa. Anyong! Anyong sa'yo! So, gusto ko makrinig-rinig kung ano yung mga, ano, yung mga sa loobin niya pa. So, Sister Jojie, kung meron kang tatlong bagay na natutunan sa mga nangyayari ngayon, sa experience natin ngayon sa panahong ito, ano yung mga bagay niyo? Magbigay ka ng tatlong bagay. Una, na-realize ko na, yung alam mo yung about sa magkaisa, at saka magiging value yung, alam mo yung mga pagkain. Kasi tayo, ano tayo eh, pag may trabaho tayo or magandang trabaho, hindi mo mag parang for example sa pagkain ngayon magsasayang tayo, may mga leftover tayo ngayon, parang ako ha, ngayon na realize ko na talagang may value kahit kanin hindi magtitira, parang yun siya na magiging ano tayo, na parang ang tawag doon, matutunan natin magbigay ng halaga sa isang yes, pangalawa. Yung pangalawa, ayun, na ano siya, yung magkaintindihan at saka magkaunawaan. Pangatlo, sa ngayon nangyayari, ano lang tayo, mag-pray talaga at saka yung fight natin kay God. Umutot na siya! Yeah! Prank na!
Dali. Dali. Na-prank pala eh. Bulilyaso ka, Emilito. Dali. Gusto ko yung ano, yung reaction. Okay. Okay, mga busi. Seryosong seryoso pa eh. Hindi yung binagayin. Bulilyaso talaga to si Emilito. Okay. Yun pala. Ayan, mga busi. Na-prank pa ko. Ayan mga busing, actually prank yun talaga. So mga busing, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking video na to. Please like this video and don't forget to subscribe and please click the bell button. Jody Olivo, yan, special guest ko ngayon. So, ayan, click here! Click here! Na-prank ka ba doon? Bulilios! Akala ko ito ba? Natayo siya! Okay mga busing, maraming salamat. Bye-bye. God bless. Jag hittar klubben som om